mahal na mga kapatid kay Kristo Jesus. Habang papasok tayo sa isang bagong taon ng liturhiko sa pamamagitan ng unang linggo ng Adviento, inaanyayahan tayo ng liturhiya ngayon na manatiling gising at palaging alerto. Ang Diyos ay pumaparito sa atin sa bawat sandali na hindi inaasahan. Ngunit wala tayong kamalayan at abala sa ating sarili. Sa katunayan, hindi tayo gising o alerto. Ang pagiging gising ay malalim na pilosopiko. Maraming mga dalubhasa ng India ang nagbanggit din tungkol sa pagiging gising. Halimbawa, sinabi ni Balalar, maging gutom, maging mag-isa, at magising. Si Vivekananda ay nagpalaganap, bumangon, gumising, at huwag tumigil hanggang sa maabot ang layunin. Sinasabi na si Buddha ay isang taong nagising. Marami pang ibang mga halimbawa tulad ng mga ito. Gayunpaman, ang bawat isa ay gumagamit ng iba't ibang kahulugan nito. Sa kabilang banda, ang paanyaya ni Jesus na magising ay maging handa na tanggapin siya sa kanyang ikalawang pagparito. Sa Biblia, tila patuloy na iginigiit ni Jesus ang aspektong ito. Halimbawa, ang tapat na lingkod na gising habang paparating ang Panginoon sa hating gabi ay ginagantimpalaan. Ang limang matalinong birhen na gising ay nakasama sa ikakasal. Sa Gethsemane, tinanong ni Jesus ang mga alagad, hindi ba kayo maaaring gising sa akin ng isang oras? Bago pa ang paglitis, sinabi ni Jesus, maging alerto sa lahat ng oras. Nagdarasal at magkaroon ka ng lakas upang makataka sa lahat ng mga bagay na nagaganap at tumayo sa harap ng anak ng tao. Ang mga unang pamayanang Kristiyano ay naniwala din sa aspektong ito bilang isa sa mga pangunahing pag-aaral. Inatasan ni San Pablo ang kongregasyon. Alam mo kung anong oras at kung paano ngayon ang sandali para sa iyo para magising mula sa pagtulog. Muli niyang sinabi, ang manatiling alerto, tumayo at magtatag ng inyong pananampalataya, maging matapang, maging malakas. Si Pedro, na dating natutulog sa Gethsemane, ay nagpahayag ngayon, manatiling alerto, sapagkat ang demonyo ay gumagalaw na parang isang umuungal na leon. Iniginiit din ni Juan ang sa aklat ng Apokalipto, mapalad ang nananatiling gising. Minamahal na mga kapatid, malinaw na kailangan nating maging gising. At itinuro sa atin ni Jesus, totoo na kailangan nating maging gising at maghanda sa ikalawang pagparito ni Jesus. Ngunit, paano ito nalalapat sa ating pang-araw-araw na buhay? Ano ang ibig sabihin sa atin na kailangan maging gising sa ating pang-araw-araw na buhay? Ito ay isang kilalang kwento na naririnig natin halos tuwing Pasko. Si Jesus ay nagbibigay ng isang pabor sa isang makadiyos na tao na bibisitahin niya ang kanyang pamilya sa bisperas ng Pasko. Naghihintay ang pamilya na tanggapin si Jesus. Samantala, isang matandang lalaki, pagkatapos ay isang estranghero, pagkatapos ay isang pulubi, ay dumating sa bahay at humihingi ng tulong. Naiinis ang pamilya at hinahabol sila ng walang dala. Sa huli, si Jesus ay hindi kailanman nakarating sa bahay. Sa paglaon, ay inihayag niya sa pamilya
na siya ay nagtangkang pumunta sa bahay ng tatlo magkaibang beses at mula sa isang mahirap, isang pulubi, isang estranghero. Ito ay isang magandang kwentong katahang-isip na nangyari bawat sandali sa ating buhay. Ang Diyos ay dumarating at darating kailanman. Kadalasan, sa anyo ng mga nagdurusa, sa mga marginado, sa mga nangangailangan. Ngunit, namimiss natin siya dahil sa ating sariling ideya ng Diyos. Mas madali maging makadiyos kaysa magsakripisyo. Madaling sumamba sa Diyos, ngunit mahirap sundin ang kanyang mga payo. Madaling maging tulog, ngunit isang hamon ang pagiging gising. Magising na tayo o na hinihintay natin ang kanyang pangalawang pagparito. Ipinapahiwatig ba na iniwan niya tayo minsan hanggang sa kanyang pangalawang pagdating? Kung pagnilaya natin ang malalim, malalaman natin na siya ay lagi nating kasama. Nakakalungkot na hindi natin siya nakikilala. Tayo ay naghihintay, ngunit hindi tayo gising. Si Jesus ay kasama natin. Sinusubukang abutin tayo araw-araw, bawat minuto. Sa kasamaang palad, hindi natin siya nakikilala. Sir Stan Swami ay isang nagdurusa na si Jesus na kumakatawa ng mga marginado. Tulad ng pamumuhay at pangangaral ni Jesus na mapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Inang Snowlin ay isang sinasakripisyo na si Jesus. Pinatay para sa kanyang laban upang magkaroon ng karapatang mabuhay. Si Madre Teresa ay isang mahibagin na Hesus na sumunod sa salita ni Hesus. Mapalad ang maawain sapagkat tatanggap sila ng awa. Noong Thirumuguran Gandhi ay isang revolusyonaryong Hesus bilang tinig sa mga walang boses tulad ng mga hinatulan ni Hesus at kanyong mga dalubhasa sa batas. Aba kayo sapagkat pinapapasanin niyo sa mga tao ang mga pasanin na hindi nila kayang dalhin. Ngunit kayo mismo ay hindi man lang nag-aangat ng isang daliri upang matulungan sila. Salita, natutulog tayo habang gising. Nanginginig na ngayon sa pagbasa upang magising tayo upang makilala ang mga Hesus na ito sa ating pang-araw-araw na buhay at maging isa sa mga ito. Gising na ba kayo? Langin tayo. Diyos na aming mapagmahal na Ama, pinasasalamatan ka namin sa regalo ng iyong anak at minahal naming kapatid na si Jesus. Habang papasok tayo sa panahon ng Adbiyento, tulungan kaming hanapin si Jesus na dumarating sa amin araw-araw. Sa amin ang iyong banal na espiritu upang bigyan kami ng inspirasyon at itanim sa amin ang pagnanasa para sa kanyang pagdating sa lahat ng aming ginagawa at sa lahat ng aming sinasabi. At sa lahat na tayo, Amen.